Meron akong dalawang uri ng jid plant, guys. Ito ay itong malalaki yung dahon at saka maliliit. Ito naman ay binigay ni Jed Bibar. Shout out Jed Bibar. And binigay niya to sa akin mga last year. Mag 1 year na yata din to. So ito siya. Ang maganda nito, guys, patamaan nyo siya sa araw para kasi nagpupula yan dito, nawala na yung pula dahil ilang araw nga ditong panay ulan din, pero ngayon umiinit-init. It's me again, Yura, and welcome back to our YouTube channel. For today's video, guys, ay magbibigay ako ng kunting care tips about sa pag-aalaga ng jade plant. Ito ay sa kabilang sa succulent at pangpaswerte din na halaman. At isa pa, ginagamit ito ng mga Chinese sa mga nagninegosyo. Ayan. Siya, guys. Oh, lulusog na ito. So, kung bago ka pala sa aking channel, guys, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na din ang notification bell para lag kayong updated sa mga video na ipopost ko pa. So, ngayon, yan ang topic natin. Magbigay lang ako ng kunting care tips sa pag-aalaga ng jade plant. Marami akong jade plant, guys, pero dalawa na lang natira kasi pinamimigay ko na yung iba. Kaya kung napapansin nyo, may kulay red kasi nilagyan ko yan siya ng nung December. Nung December, nilagyan ko ng ribbon-ribbon kasi para pang-akit ng swerte, guys. Ayan, kinapasin kayo. Meron akong dalawang uri ng jade plant, guys. Ito ay itong malalaki yung dahon at saka maliliit. Ito naman ay binigay ni Jed Bibar. Shout out Jed Bibar. And binigay niya to sa akin mga last year. Mag 1 year na yata din to. So ito siya. Ang maganda nito, guys, patamaan nyo siya sa araw para kasi nagpupula yan dito, nawala na yung pula dahil ilang araw nga ditong panay ulan din, pero ngayon umiinit-init na. Kaya ayun, may pula-pula pa siya sa gilid. Mas maganda to siya, guys, natatamaan ng araw. Pwede to siya i-indoor, pwede din to siya i-outdoor. Kung indoor nyo, make sure na patatamaan nyo din siya sa araw paminsan-minsan. Ilagay nyo siya sa bandang may mga sa bintana para siya matamaan ng ng araw. So ito, bigyan ko kayo pa ng care tips nito paano siya alagaan. Ito ay isa kabilang to siya sa succulent na halaman. So no need na araw-arawin nyo pag dilig, guys. Ako kasi nagdidilig ako nito two or three times a week. Minsan pa nga, hindi ko talaga sila nadidiligan isang linggo. Hindi naman siya mamamatay, guys, dahil sa dahon nilang, ayan, matubig na yan siya. Kaya it's okay na hindi siya mababasa lagi. So, ang gamit ko nitong fertilizer, guys, kung hindi urea ay tawag niyan yung complete 14, minsan din MSG, naglalagay ako sa loob ng isang buwan, dalawang beses, tapos yun, kailangan nating paarawan, morning sun, pinapaarawan ko sila mga 7 hanggang 11. Tapos nilalagay ko na sila sa shaded area. Hindi ko na masyado silang pinapaano sa init. So, madali lang ang pagpropagate din nito. Kasi ito, nakapagpropagate na din ako nito. Pero nabigay ko na. Magturoan ko kayo magpropagate nito. Mag-cut lang kayo, guys. Ito lang, oh. I-cut nyo lang yan siya, tapos idiretso na lang siya itanim sa soil. Kasi ganun, garden soil, ganun yung ginagawa ko, guys. Tinanim ko siya agad, hindi ko na siya pinapaugat pa at hindi ko na siya in-air dry. So, ngayon, ko sa inyo yung fertilizer na gamit ko. So, kasi dalawa yan siya, ay tatlo. So, ito,
itong dalawang fertilizer na ano ko dito, itong urea, ito madalas ko itong ginagamit even sa mga ano ko guys, mga tawag niyan, mayana ko, mag mura lang ang presyo nito, ang kilo siguro nasa 50 plus, hindi ko alam kung sa ibang area pwede din siya gamitin sa succulent yan. Ayan, meron akong succulent. Ganon din yung ginagawa ko guys. Pinapainitan ko talaga sila. Ito ay, ano siya? Korean succulent. Ito ay goose plant. Ang bili ko niyan dati guys ay 50 pesos. Maliit lang yun nung nabili ko siya. Ngayon, ang lusog na niya. So, wala pa tong 1 year sa akin. Nagkapag-propa na din ako nito, nagpropagate na din ako, naghiwalay na ako, kaso lang binigay ko. Ayan, ang bilis niyang nagkakaroon ng suhi-suhi, ayan, or suloy-suloy. Ito, panibago na naman to guys, ng ano, panibagong ganito na naman yan, sanga. So, ang gagawin nyo para dumami yung sanga niya, mag-apply kayo ng fertilizer, paarawan nyo sa morning, 2 to 3 times week kayong magdidilig nito. Para maging malusog siya guys, kailangan nyo siyang paarawan. So guys, ang ginagawa ko ay, asan yung plastic ko? Diyos, may, nawala. Oh, we'll bow our hands, be sure watching you. So, kasi dalawa yan, ay tatlo sila. So, turo ko sa inyo. Yung complete at saka yung urea. So, ganito lang ako maglagay, guys. So, complete, ito yung ano siya. Pero, kunti lang yung ilalagay natin, guys. Mamili lang kayo kung anong fertilizer ang gagamitin nyo. So, paglagay naman ng fertilizer nito. So, yan. Yan, kunti lang. Huwag nyong damihan. Kaya baka ma-over siya ay yan yung nagkukos ng nagdidilaw po ang dahon para magiging malusog ang inyong succulent. Need po na maglagay kayo ng fertilizer. Ayan. Okay lang mabasa yung dahon guys. Minsan nga ito, pinapaulanan ko siya. Hindi siya ano, hindi siya masilan, hindi kagaya ng ibang succulent na masilan. Pag mabasa ang dahon ay nalalampa. So ito naman si urea, pwedeng tutunawin muna, i-dissolve muna siya bago idilig. Pwede din idiretso muna, idiretso na lang, ayan. Ganun din guys, pag mag-apply ng ano nito, sa gilid lang. Pero pag MSG ang gagamitin nyo, i-dissolve nyo muna, saka din nyo ipang-dilig. Ganun gagawin nyo kung gusto nyo yung tumaba ang inyong inyong jade plant. Gagawin nyo lang, kailangan nyo mag-apply ng fertilizer at kailangan nilang paarawan. Ayun, kailangan yung paarawan yan guys. Hindi naman kailangan itong laging diligan guys. Low maintenance lang yan siya. Ito nawala na yung bato-bato. Ala, nawala yun. Maliliit, ang tawag nito ay G-delete. Pabilang din yun sa jade plant guys. Yan, enough na yun sa kanyang ganyang karami. Ang dumi pa ng kukuko kasi nagtatanim ako ng mayana kanina. Nag-transfer ako ng kulay ni Campire. Yan. Pwede din yung ganun ang gagawin nyo sa ano. Mas maigi pag mag-apply kayo ng fertilizer ay sa hapon. Isama ko na yan. Isama ko na yun para makita nyo. Kasi guys, kung sa morning kayo maglalagay, mainit na yan, tapos painitan nyo yung ano nyo, mamamatay yan, yung succulent nyo. Or jid nyo. So, ganyan lang guys. Yan. At maganda din tong jade plant, kung gusto nyo ano gagawing pangpaswerte, ano yan siya sa pang-akit ng pera guys, ilagay nyo yan sa papasukan ng bahay, yan sa mga lapit sa pinto. Diyan nyo siya bandang ilagay.
So yun lang, at mag shout out po ako. Wait lang ha. Magsha-shout out tayo kasi may nagpapa-shout out. So ganun lang gagawin nyo guys. Kung gusto nyo tumaba ang inyong succulent, paarawan nyo, morning sun, maglagay kayo ng fertilizer, magdilig kahit na hindi araw-araw, humalis ka dyan, yung pusa ko nandiyan na naman, kahit na hindi araw-araw, okay lang. At ang jade plant ay kabili ang sa succulent, at ito din ay namumulaklak guys, magchichange pa na yung kulay na yan, ayan oh. Maganda yan guys kasi may kulay yan dito sa ayan. Para maraming suhi ang inyong sa inyong jade plant, ganun lang yung gawin nyo. Maglagay kayo ng fertilizer, maglalag 2 to 3 times a week. Tapos, kailangan nyo siyang paarawan. So, yun lang at mag-shout out na tayo. Well, lakas ng TV namin. So, gusto ko lang mag-shout out sa mga nagpapa-shout out. At saka, ayan, ipakita ko din yung kay Nanay Teresita na ano, na tawag niya na jade plant na yung binigay ko. So, Nanay Teresita, shout out and see you soon. Tapos kay Father Romy na laging nanonood. Hi Father, shout out sa inyo. At kay Amelita Arkim, Jules Abinchornog, Ubaldo, ayan, Amboy Di Palaboy, Patricia Silda, Sydney Silda, at saka si Floricita Tabulong. Shoutout sa inyo guys. And thank you so much kasi lagi kayo nandyan. Lagi nyo pinapanood yung mga video ko. Sana supportahan nyo pa ang mga i-upload ko pa na video. And kung meron kayong tanong dun lang sa aking Facebook fan page, the same pa rin, Yura PH channel. And thank you. Ay! Butik naman. And thank you so much. Acha, ayan. Supportahan nyo din ang aking Facebook fanpage ha. Yung Yura PH channel. Ayan. Thank you so much. Bye-bye. At mag-ano kayo dun guys. I-follow nyo din. Kasi dun ako madalas nag-a-update tungkol sa ating Mayana. Ayan. So, yun lang. And bye-bye.